semua. Ang pamahalan at pamilihan. Demokrasya. Nasa tao ang kapangyarihan upang pumili ng magiging pinuno sa pamamagitan ng pagboto. Ito ang ating presidente. Okay, very good, Jonah. Sino ang vice president? Sino ang mayor ninyo sa Tumawan? Jasmine. Sino ang barangay kapitan ninyo? San Isidro. Wala na siya sa San Isidro. Malungon. Wow, very good. Okay, so Pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang mahalagang institusyon sa ating bansa. Alinsunod sa itinadhana ng Article 2, Section 4 ng 1987 Constitution ng Pilipinas, pangunahing tungkulin ng pamahalaan na paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. Nicholas Gregory Mankey. Sa aklat niya na Principles of Economics, ipinaliwanag niya ang Principle 7 na government can sometimes improve market outcomes. Ayon sa kanya, bagamat ang pamilihan ay isang organisadong sistemang pang-ekonomiya, may pagkakataong nahaharap ito sa pagkabigo o market failure. Ang halimbawa namang ito ay ang paglaganap ng externalities, gaya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagkakaroon ng monopoly na nagdudulot ng pagkawala ng kompetisyon. Sa ganitong pagkakataon, kinakailangan ang pakikialam upang himasok ng pamahalaan sa takbo ng pamilihan. Maliban sa pagtatakda ng buwis at pagbibigay ng subsidiya, nagtatalaga ang pamahalaan ng presyo sa mga produkto at serbisyo. Anong gagawin, Rufino, ang pamahalaan sa taong bayan? Ibigay sa kanila ang tamang karapatan, ha? Bilang isang Pilipino, no? Kailangang paglingkuran na maayos, hindi magiging corrupt. Price stabilization. Upang mapatatag ang presyo sa pamilihan, ipinapatupad ang Price Stabilization Program at maiwasan ang mataas na inflasyon. Ang pagkontrol ng pamahalaan sa presyo ng pamilihan ay nahahati sa dalawang uri, ang price ceiling at price floor. Number 1, price ceiling. Ito ay kilala rin sa katawagang bilang maximum price policy, o ang pinakamataas na presyo na maaaring ipagbili ng isang producer ang kanyang produkto. SRP or Suggested Retail Price. Mahigpit na binabantayan ang mga produkto na nabibilang sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, asukal, kape, harina, tinapay, itlog at maging ang instant noodles na minamarkahan ng pamahalaan ng tinatawag na Suggested Retail Price or SRP. Ang patakarang ito ay isang pamaraan upang mapanatiling abot-kaya para sa mga mamamayan ang presyo ng nasabing produkto, lalo na sa panahon ng krisis. Price Freeze. Samantala sa panahong nakakaranas o katatapos pa lamang ng kalamidad ang bansa, ang pamahalaan ay mahigpit na nagpapatupad ng price freeze o pagbabawal sa pagtaas ng presyo sa pamilihan. Ipinapatupad ito ng pamahalaan upang mapigilan ang pananamantala ng mga negosyante sa labis na pagpataw ng mataas na presyo ng kanilang mga produkto. Tinatakda ito kapag ang equilibrium price ay masyadong mataas sa pananaw ng mga consumer. Ang price selling ay itinatakda na mas mababa sa equilibrium price
labag sa anti-proffering law, ang labis na pagpataw ng mataas na presyo. Ito ay ipinapatupad ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Trade and Industry, DTI, bilang pangunahing ahensya na may tungkulin dito sa tulong ng mga lokal na pamahalaan, barangay, bayan o lungsod upang masiguradong ang galaw ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan ay naaayon sa batas. Pangalawa, price floor. Ito ay kilala rin bilang price support at minimum price policy na tumutukoy sa pinakamababang presyo na itinakda ng batas sa mga produkto at serbisyo. Itinatakda ito ng mas mataas sa equilibrium price katulad ng price ceiling. Isinasagawa ito ng pamahalaan upang matulungan ang mga producer. Price support. Kabilang sa sistemang ito ang pagkakaloob ng tinatawag na price support sa sektor ng agrikultura at ang batas naman na nauukol sa pagtatakda ng minimum wage. Halimbawa, kung masyadong magiging mababa ang equilibrium price ng mga produktong palay sa pamilihan, ang mga magsasaka ay maaaring mawalan ng interes na magtanim dahil maliit na lamang ang kanilang kikitain mula rito. Kung magaganap ito, ang sitwasyong ito magdudulot ng kakulangan sa supply. Hindi makakabuti sa ekonomiya ang kalagayang ito kung kaya ang pamahalaan ay magtatakda ng price support, price floor o ang pinakamababang presyo kung saan maaring bilhin ang kanilang ani. Tagabili ng mga aning palay ng mga magsasakang upang masiguro mataas pa rin ang kanilang kikitain at upang maiwasan ang kakulangan ng supply sa pamilihan. Maliwanag na inaako ng pamahalaan ang malaking gastusin upang masiguro ang kapakanan ng mga magsasaka at ng mamamayan.